Sobrang lungkot ng asawa ko ngayon kasi kahapon kinuha ni Lord yung tito niya, kaya gagawa ako ng parang para sumaya siya ng konti. Hala, nakita niyo ako nagbibideo! Ito yung tito niya. Hello, Tito Benny. I love you, Opa. Miss you. Siyempre, bago tayo umalis, kailangan natin ng face mask. So, paano pa gagawin? Let's go! Ha, katakot! Ito na nga pala, bago kong i-endorse, Ibu Helmet. Baka Ibu yan. So, tara na! Tara, bilis! Takbo! Baka makita ko ni Lovely, hindi pa ako payagan. Ito nga pala yung NMAX ko. Kargado yan. Kargado na yung sticker sa harap. Hindi pa nakarehistro kulay niyan. Psst, huwag kayong maingay. Hinanap kay Susie. Ay, putya, bay pala to. Sa sobrang inis ko, hinampas-ampas ko yung ulo ko. Napakatanga mo! Kinuha ko ni Susie kung laging nakakalimutan. Start na natin. Sana may gasolina. Yun, sakto. Uy, pogi. Wow, patubig. Diyan ako naliligo. Nung elementary pa lang ako, ginagawa ko salbabida yung mga pampers na lumulutang. O, overtake tayo. Kaya kailangan natin magbawas ng kambyo. Pagkatapos kong bilhin yung mga lulutuin ko para kay Lovely, dinaanan ko na rin yung tinatayo namin Sus Mariosep sa Blissful Cafe sa Kabugok si Logan. Kakaiba yung tinatayo namin business Sus Mariosep. Masarap kahit walang manok, di ba ang gulo? Meron din kaming Blissful Cafe at Bugok si Logan. Kakaiba to kasi bugok, sinangag, itlog. Bugok! Medyo naguluan ako kay kuya kasi umaandar yung motor niya pero tinutulak niya. Pagkatapos ng walang kakwenta-kwentang biyahe, nakauwi rin ako. Kunin ko na yung pinamili ko. Nakita ko si Balot ng katambay. Kaya tinawag siya, sabi ko, Balot, bigyan mo ako utang na loob, hirap na ako. Pumayag naman siya, kaya sabi ko, tara na. Hindi ko muna hinubad yung helmet ko para hindi ako makilala ni Lovely. Ang hirap talaga pag nakasalamin, huhubarin mo muna yung salamin mo bago yung helmet. Saka nag-iba yung tsura ko pag hinuhubad ko. Ito nga pala yung mga binili ko. Mais na nasa lata, dalawa yan. Gatas, star margarine, cheese powder. Kinuha ko na yung sandok. Akala mo naman marunong talagang magluto. Hindi naman talaga kasi ako nagluluto, kaya hindi ko makita kung nasan yung mga gamit dito. Asan yung lintik na kawali na yan? Wala dito. Wala din dito. Mas lalong wala dito. Wala din dito. Wala din dito. Wala din dito. Kaya naglumpas ay talaga ko. Payo ko lang. Buti na lang nakita ni Balot kung saan nakalagay yung kawali. Pero sabi ko, bidyuhan mo kung kunyari ako yung nakakita. Hugasan natin ng konti para kunyari malinis. Yan, buksan natin yung gasol. Sunrise, baka naman. Napaghahalata tuloy na hindi talaga ako nagluluto. Kahit ano, pinipindot ko na, pinihit ko na lahat. Ayaw pa rin, pero boom! Nachambahan ko rin lintik ngayon. Ayaw talaga mabuksan hanggang sa nasaktan na ako. Sabi ko, After 10 years, nabuksan ko na rin yung lintik na lata na to. Alam ko na yung technique, kaya suwabe na rin yung pangalawa. O diba, inamoy ko pa kung amoy mais talaga. Binuhos ko na sa kawali, sinama ko na yung sabaw kasi mas masarap yung makatas. Oh si, binuhos ko na rin yung pangalawa. Halo-halo, kunyari marunong. Para kasi walang nangyayari kasi nilip ko kung may apoy ba talaga. Hinilip ko ulit kasi parang walang nangyayari talaga. Peke yata yung sandok na gamit ko. 10 minutes na ako nag-aantay dyan, kalmado pa ako dyan. Ginalaw-galaw ko ng konti para may social distancing yung mga mais. Natulog muna ako kasi sobrang tagal talaga. Good morning Philippines. Wala pa rin nangyayari ka, tulog ko na lang. Kala ko umuulan, kumukulo na pala kaya dali-dali kong pinagpipit lahat, mamatay lilintik na apoy na yan. Hinalo ko ng konti, chinek ko kung nabawasan yung mga mais. Sinilip ko muna si Lovely, baka mamaya nakatulog, sayang lang niluto ko. Ay, nakita niya ako! Yun, nabuksan din. Oh, paano pa gagawin? Salin natin yung lintik na to. Pati star margarine, napakahirap buksan. Kaya sabi ko, Balot, ikaw na nga! Sabi ni Balot, basic lang to kuya, dapat nakakagat ka sa labi. Panahon na para sandukan ang aking asawa. Nakakaisang sandok pa lang ako pero nagulat ako. Puno agad yung baso. Oh, si. Lagyan natin ng cheese powder. Nalasang keso. Siyempre, lagyan din natin ng star margarine. Para lalo tumangkad, ang sungay ni Lovely ay este yung height niya. Sabi ni Balot, lagyan ko rin ng sabaw. Ganun daw yung nakita niya sa YouTube. Hindi ko kasi makita yung kutsilyo, kaya harap na harap akong butasin yung lata. Ayan, kondensada nga pala yung hawak ko na yan. Lagyan natin ng gatas para mas masarap. Kasi sweet ako kay Lovely. Ay! Ito na nga pala yung finished product. Amoyin muna natin. Amoy diabetes. Medyo kinakabahan ako kung magugustuhan yung mais ko. Mais ala Norbin for Lovely. Sabi ko sa kanya, kiss mo muna ako bago matikman para mas masarap. Medyo nagdududa pa siya dyan kasi sabi niya, baka mo nilagay ka rito ha, kasi hindi mo naman ginagawa sa akin lagi ito eh. Buhos ko pa sa iyo yan. The moment of truth, tinikman na niya. Ano lasa? Sa sobrang sarap, kilay na lang na itaas niya. Kaya sabi ko, opa! Ayun, fake smile. Siyempre, binigyan ko na rin si Balot. Baka magtampo. Oh, kainin mo lintik na yan. Thank you, kuya! Okay ba? Siyempre, ako naman titikim ng luto ko. Lintik, ang sarap, wala kalat-alat. Sa mga nanood, ito na lang masasabi ko. Salamat po. Share nyo naman, parang ganaan ako.